Kamusta mga kapatid? Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang mahalagang tanong. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa cremation? Marami ang nagtatanong kung tama ba ito o labag sa ating pananampalataya. Samahan niyo ako at alamin natin ang sagot mula sa banal na kasulatan. Una sa lahat, mahalagang linawin na ang Biblia ay walang direktang binabanggit na utos na pumapayag o nagbabawal sa kremasyon. Ang tradisyonal na pamamaraan ng paglilibing sa Biblia ay pagpapalibing ng katawan, gaya ng sa mga patriarka tulad ni Abraham, Isaac, at Jacob. Genesis 25:8-35. Ang bangkay ni Jesus mismo ay inilibing, Lucas 23:53. Inalis niya ang bangkay sa krus at binalot ng telang linen. Pagkatapos, inilagay niya ito sa libingang inukit sa gilid ng burol na hindi pa napaglilibingan. Pero ito ba ay nangangahulugang bawal ang cremation? Ang isa sa pinakamahalagang aral ng Kristyanismo ay ang pagkabuhay muli ng mga patay. Sinabi sa 1 Korinto 15:42-44 na ang ating katawan ay mabubuhay muli sa bagong anyo. Ito ay binibigyang diin na hindi mahalaga ang kondisyon ng katawan sapagkat ito ay ibabalik ng Diyos sa bagong anyo sa araw ng muling pagkabuhay. Kaya kahit ang katawan ay nasunog, inilibing o nabulok, walang imposible sa Diyos na ito'y buhayin muli. Sa maraming kultura at tradisyon, lalo na sa mga Hudyo at Kristiyano, mas pabor ang libing sa lupa kaysa cremation. Ngunit sa makabagong panahon, tumataas na rin ang bilang ng mga Kristiyanong nagpapakremate dahil sa iba't ibang dahilan tulad ng kakulangan sa espasyo o sa personal na kagustuhan. Ang mahalaga, ayon sa mga teologo, ay ang intensyon ng puso at hindi ang mismong paraan ng paglilibing. Sa kabuuan, ang kremasyon ay hindi direktang kinokondena o ipinagbabawal ng Biblia. Bilang mga Kristiyano, ang mahalaga ay ang ating pananampalataya sa Diyos at ang ating paniniwala sa muling pagkabuhay. Kung pipiliin man natin ang cremation o traditional na libing, ang ating focus ay dapat nasa buhay na walang hanggan at sa ating relasyon sa Panginoon. Salamat sa panonood mga kapatid. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang mga usapin tungkol sa pananampalataya. Hanggang sa susunod na video at pagpalain kayo ng Diyos. Maraming salamat sa inyong suporta. Kung may tanong pa kayo tungkol sa iba pang issue sa pananampalataya, i-comment nyo lang sa ibaba at susubukan nating sagutin sa susunod na video. God bless!